Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Eva Canbia from Davao. For today's video, guys, I would like to share kung paano ko ginagawa yung aking natural makeup look. Yung ginagawa ko or ina-apply ko ng mga makeup every time pumupunta ako sa mall or pumupunta ako sa friends or yung mga pang ano lang, mga pang estudyante, pang opisina na makeup look. Ganun siya. So, pag no makeup look, ibig sabihin nun ay nag-makeup ka, pero pag titingnan natin, para lang siyang natural. So, parang i-enhance lang natin yung ating magandang beauty. Ganun, di ba? So, let's start! So first, dapat tapos na tayong naghilamos or tapos na tayong naligo. So ang una kong ginagawa ay nag-a-apply ako ng aking foundation. So as you can see doon sa aking previous na video, ito yung ginamit ko na foundation, itong Satin Finish Foundation na Kokoryo product. So ito yung gagamitin ko ngayon kasi yung aking Deo Pros medyo mas oily siya. So parang hindi siya fit kapag mainit yung panahon. So ang gagamitin ko ngayon ay itong aking Satin Finish Foundation. So lagyan ko lang ang mga ano, merong mga pimple scars. Hindi lang natin siya masyadong kapalan yung foundation para mas natural talaga siya. So first, i-spread ko siya ng aking kamay kasi mas maganda talaga na ano, yung sa una is i-spread mo siya sa kamay para hindi sayang. Kasi pag i-ano mo siya sa sponge, i-absorb lang lahat ng sponge yung iyong foundation. So later mo na siya gamitan ng sponge. Ang gusto ko dito sa aking satin foundation, Kokoryo, is very natural. Tapos parang may powder na siya. Okay, so gagamitan ko siya ng brush para matanggal yung mga konting particles. Pero actually, wala naman. Gusto ko lang talagang mag-brush. So ayan, as you can see, makinis na yung aking mukha. Pero hindi talaga siya ganun ka puti. Nakikita mo pa rin yung mga pimple scar, pero hindi na siya ganun ka pangit tingnan. Next ay ang aking eyebrow. Bali, nalinisan ko ng aking eyebrow, so i-enhance ko lang siya konti. Since nawala akong eyebrow gel, ang gagamitin ko ay itong hair gel. So, yan siya. Maging resourceful tayo. Gagamitin natin siya as gel sa ating kilay. Yan siya. Ayan, I am brushing up my brows to achieve a laminated brows looks. Kasi yun daw yung mga eyebrow trends today. Ito yung gusto kong ano, gusto kong eyebrow, yung parang natural lang siya. Tapos ito lang yung available sa akin na eyebrows pencil. So, ano ko lang siya, imimix ko yung aking brown at saka black para magiging dark brown. Para hindi siya masyadong, ano, dark. So yung mga space, i-fill in lang natin siya. Hindi ko lang siya masyadong kapalan para hindi halatang meron kang nilagay na eyebrow. Bali, i-fill in ko lang yung mga space. Then, gagamitin ko itong Morphe eyeshadows. Maglagay tayo ng simple and light eyeshadows. I'll use this color shade for my eyelids to achieve a pinkish effects. Then, I'm blending it towards my crease para mas lalong maganda at light tingnan yung ating eyeshadows. Then, I'm spreading the color slightly into my crease so my lid gets lighter. So now, I am adding this Verbalina All Day Eyeliner bago ako maglagay ng mascara. We should be very careful in applying eyeliner kasi kung masisira, madadamay na naman yung ating eyeshadows and uulitin na naman natin ito. I am trying to apply it as thin as possible to avoid it getting darker and dramatic. Now I'm curling up my lashes. This is a simple part of a makeup application, but it can produce a remarkable result when done correctly. Tapos maglagay ako ng konting mascara. This is a Verbalina Volume Curl Waterproof. Bali, this is good for, parang ito yata yung for, ano,
parang 36 hours ba yun? Kasi ang tagal niya talagang tanggalin, so konti lang yung ilalagay ko. I am applying it evenly and carefully kasi ang hirap niya talagang tanggalin kapag nag-smudge sa ating skin. So yan. So lagyan ko lang siya ng finishing powder para hindi siya ganun ka-oily. Yan, kasi pangit naman kapag parang ano, 'di ba? Parang masyadong oily yung ating face. So yan lang para natural look. Tapos of course, meron akong gagamiting lipstick. Ayoko nitong red para mas more in natural look siya. So gagamitin ko itong aking from Shein lipstick. So this is para lang siyang parang siyang red orange or ano bang tawag nito. Nakalimutan ko na yung kanyang shade. Dark man to, ay. Actually, hindi ako masyadong mahilig maglagay ng blush on. Pero kung sobrang putla na, so dapat na natin siyang lagyan. Wala kasi akong light lipstick ngayon kasi hindi pa siya dumating. So ito lang muna. Actually, ito yung nilalagay kong blush on, guys. Dito. Pero actually, hindi talaga ako masyadong nagba-blush on. I'm actually using my lipstick for my blushes kasi ayaw ko ng powder blush on. Mas gusto ko itong liquid kasi mas natural siyang tingnan. So that's all, everyone. We're done. So yun lang aking mga ginamit. Naglagay ako ng foundation, tapos eyebrows enhancement, then eyeshadows, tapos nag-curl ako ng aking lashes, tapos naglagay ng mascara, tapos eyeliner. Actually, pwede na siyang walang eyeliner para mas more in natural look. Pero kasi pag may eyeliner, mas ma-emphasize yung ating ang shape ng ating mata. So much better for me na meron talaga siyang eyeliner. Pero as much as possible, dapat manipis lang yung paglagay ng ating eyeliner. Tapos yan lang. Then a very light blushes, tapos supposed to be dapat light lang yung aking lipstick, pero I don't have light lipstick for now kaya ginamit ko na itong lipstick ko from Shein. Dapat natural look lang talaga siya para hindi ano, para hindi napilitan yung ating mukha na talagang pagandahin. Para yun lang, konting enhancement para mas lalo tayong gaganda. Hindi yung parang na-e-stress yung ating pagmumukha kasi ang dami ng mga nilagay natin kahit hindi naman bagay. So dapat natural lang talaga siya para maganda talaga tayong tingnan. So that's all for today, everyone, and thank you so much for watching. I hope na nag-enjoy kayo sa video to. And please, for more videos, please do not forget to click like and subscribe and click the notification bell below upang ma-notify kayo pag meron akong mga bagong videos. Bye!